Ito mga sir, mayroong dinala sa atin na Honda Click na 150 ang sinakay na lang sa ano sa van. At galing pa ito ng ano ng Bulacan. Kasi namamatay at lumalabas yung check engine. Nabahala pa si Sir Gawa kasi ng ano. Siyempre pagdating sa mga check engine at pinilit pa natin kapag tumirik na at naglabas na yung ano, lumabas yung check engine. Kailangan iyan na natin, paggawa na natin kasi madali pa yung computer box natin. Kasi si Sir yung may-ari. Kaya baba muna natin tapos i-check natin gamit yung diagnostic tools para makita natin kung ano yung gagawin natin. Yan, baba natin para makita natin. At meron din tayong ginagawa pa dun sa ano, sa loob. Click 152 na version 2. Okay, baba mo na, sayad na, sayad. Taas mo na. Taas, ayan. Okay, giradyo muna at mainit. Ito. Okay, yun muna. Okay, diagnose natin, check natin. Kasi hindi natin may pasok doon sa loob. Gawa kasi ng ano, mayroon pang ginagawa doon. Mga kalas makina. Galing nga, baliktad. Baliktad nga sir. Dapat dito. Hindi na nga ma-enter to. Tapos ang nangyari, kapon ginamit ko. Okay naman. Tapos nung pinarada ko, alis uli ako, ayaw lumabas yung engine. Check engine? Hindi, ayaw lumabas, ayaw mag-start. So, tinulak namin, uwi namin sa bahay. Pagdating doon, ngayong umaga, aalis na kami, lumabas yung engine, umaandar siya ngayon. Ito yung sinasabi ko noon siya sa'yo nung kausap kita. Hindi pwedeng pindutin. Naka-steady lang siya sa susi, engine, tapos yung battery. Battery. Oo, hindi mo makita yung takbo. Tanggalin mo natin yung battery para ma-check natin kung may problema. Yan, kumbaga na ngayon. Tapos wala na ba yung check engine? Ang ginawa kasi sir, nung nalubog ito, yung gumawa, kinalas niya dyan, tapos binumbungan lang niya, pinagbubomba niya ng hangin. Lumala. Pinagbubomba lang niya ng hangin. Lumala. Check natin kung ano yung lalabas sa, sa diagnostic tools natin. Anong sabi, kapulong? Sa no trouble code. Bali, ano natin? Lost connection lang. I-wiring lang natin ito. Ano yan? Lost connection lang yan. Ito mga sir, walang naka-install na error code. So, sinalangan natin ng diagnostic tools. Walang naka-install. Baka ano yan? Lost connection yung mga wire. Kaya lumalabas yung check engine at hindi ma-PH yung yung susian. Kaya kaklasan natin yung clearings dito. Okay, ito na mga sir. Pinasok na natin yung Click 150 ni sir. Nagaling pa ng Bulacan. Mpawi. Troubleshoot natin yung motor niya. Kasi na-encounter ni sir dati na na namatayan sa kalsada. Ito yung mga remote mo sir. 120 lakh. 180. Yan, dati hindi yan lumalabas. Tapos, ito ba yung concern mo? Yun, nagluloko, yan. Yan yung concern niya, Yan yung concern ni sir na kusang nawawala yung panel. Ang mayroon lang, yan lang. Pero pag inon mo siya, nawawala to. Tapos yan, baliktad pa. Yan. Dahil umaandar yung motor, matik po yan na walang problema sa computer box. Dahil galing na rin sa isang sa isang shop sa paggawaan na to, ng motor na to. At yung baliktad nga yan sa pindutan. At kung ano-ano lang yung mga pinagagawa, siguro baka hindi na secure o walang experience po yung gumagawa sa motor ni sir, sa click. Kaya gano'n siguro.
Kaya ngayon, i-troubleshoot natin. Dahil ang problema lang nito, yung wiring lang mga sir. Baka may naglulos o nagko-corrosion na yung mga socket niya. Kaya tatanggalin natin itong headlight, yung flarings, tapos yung battery harness, ilalabas natin yan para ma-double check natin lahat. Kasi layo pa ng pinanggalian ni sir, dumayo pa, kaya ipupulito natin yung gagawin natin dito. Yan, at si Just Boy yung nagkakalas. Si Awit. Bet! Yan. Basta dito mga sir, kapag magtatanggal kayo ng headlight, ang tornilyo lang nito, dito dalawa, flower, tapos just dito na tornilyo, at body clip dito sa may gilid, kabilaan yan. Tapos tornilyo na Phillips screw, kabilaan din. Tapos gagamit kayo ng flarings removal. Yan, gagamit kayo ng flarings removal tulad nito, ganitong pantanggal na bibili sa shop, ito more lang to. 19 pesos lang to. Siksik nyo lang dito. Tapos sabay tulak nyo pa ganun. Dapat hahawakan nyo dito. Ilabas nyo muna dito. Saka nyo itulak. Yan, tanggalin natin yung headlight. At may sakit yung kanyang ilaw. Tanggalin nyo yan. Hindi ko napakita sa inyo kung paano magtanggal. Kasi yung tinuro ko kasi, tinuro ako si Jasper. At walang maghahawak ng aking kamerang mamahalin. Mumurahin pala. Tapos, kung nandiyo itong tanggalin, itong inner. Ayan, itong nilyo. Kabilaan. Tapos, atakin yung pagganan. Kasi may clip pa yan dito. So, may dito niya. Na ganito. Okay. Nag-iba na yung aking binibidyo yung mekaniko. Si Kapulong na. Kasi si Awit, nag-stop sila. Dahil siya yung nagkalas niyan. Pwede mo na, madumi na yan. Oo, huwag mo lang pag-aksa yan pagka mga ganyan. Kung makakapikto naman sa motor mo, huwag mong tipirin. At yung kanyang battery, UD. Sabihin na kaya natin yan at sa ligod. Para ano-ano kayo. Ayan, sa baba kayo mag-start na maghugot after yung matanggal yung dalawang tornilyo sa may baba. Okay, ayan, nakalas na natin. Pati dun sa battery harness, ilalabas natin, chichik natin. Baka yung suksukan ng mga fuse, baka si kumalas na or di kaya maluwag na. Isa rin po yan mga sir. Nagkakaroon ng problema at itong kanyang pindutan sa may panel, i-check din natin kung kaya pang remedyuhan. Napagbaliktad at hindi naman kasi gumagana daw lahat yung salipatan lang. Sa mga trip, nawala na. Baka siguro hindi ma-trigger kasi baliktad. Baka hindi napipindot na maayos. Dito ang 30. Masyado mataas. Hindi, 25 lang. Ha? Mga ba? Yan, ito yung sinasabi ko mga sir. Lumubog siya. Kasi minsan ito mga sir, pag nilulubog mo siya, itong piece na to, nilulubog mo siya doon. At mali ka ng pagkakalagay, doon na siya, tumutulak. Pansin nyo, nasa cast yun, yung isa, nasa baba na. Kaya kailangan natin tanggalin ito para may isa ayos natin. At malinisan na rin natin itong mga ito. Tsaka ito. Lalo-lalo na yung mga nandito sa ilalim. Makikita nyo yung unit ni sir. Ayan. Kita nyo naman na na talagang madumi. Ibig sabihin, baka hindi pa talaga tutaling nabubuksan itong mga ganito or hindi pa nakakatikin ng linis. Nabubuksan. Kaya normal lang yon sa ating motor na dapat regular din natin yung linis. Siguro kahit mga isang taon, linis. Para maiwasan natin yung
yung masira ito at mamatayan tayo sa ano, sa daan habang tumatakbo. Ilalabas mo natin yung ano, yung fuse niya mga sir, yung fuse box at yung sakit ng ano, stator papunta doon hanggang dito. Yan, lilinisan natin yan. Pati yung sa may ano, dito, lilinisan na rin natin. Para, ano, hindi na siya mag-port connection. At isa pa, napansin ko rin dito, nanginginig yung kanyang ano, yung headlight. Nanginginig, ganda sa likod. Dalawa po yung ano, yung problema ng mga siramaring battery. Or di kaya, port connection na yung ano, yung ground. Ground, yung mga ground na naka-connect sa ano, sa chassis. Isa rin po yun. Tapos, isa rin siyang mahinang mag-charge. Kasi ko, ilipin na lang yun eh. Bagsak yung battery niya. Yan, mati-check pa rin natin yan after natin. Na ano, na double-check yung mga wire niya. Kasi napakadelikado mga sir. Ano, tumatakbo ka tapos bigla kang mamatay. Ano, eh, parang kung may bumubuntot sa'yo na matulin at bigla namatay. Doon, yun ang ano, pinakamahirap. Kaya dapat, ngayon pa lang, kung napapansin nyo na medyo may kaedadan na yung motor, eh, mas maganda, palinis nyo na. Mawalang naman yung labor natin dyan mga sir. O di kaya, kung kaya nyo magkalas ng flarings, basta tandaan nyo lang kung sakaling hindi nyo mawari o di kaya takot kayo sa gagawin ninyo, i-video nyo na lang habang kinakalas nyo, i-video nyo para sakaling ano, nagkamali kayo, ibalikan nyo yung video nyo, doon nyo makikita na kung saan nakalagay yung mga tornilyo. Sa umpisa lang naman ito mahirap, pero pagka medyo gamay mo na, lagi mo siyang ginagawa, mas madali mo na siyang ano. Madali na ano, magawa. At dito mga sir ha, hindi na kailangan ni kapulong ng scanner. Kasi detect niya na kung ano yung sira ng motor. Kasi ang lakas ng radar nito mga sir, itong kanyang ano, itong Bluetooth saka infrared. May wifi pa yan eh, kumukunik pa yan eh. Ayan. Labas mo natin yan, yung battery harness niya mga sir. Kahit check natin yan. Yan, pakita ko sa inyo. Kung may nakita tayong ano, nag-corrosion. Tara mga sir, balik na natin yung flaring. At tatalera natin yung cable tie ng ano, yung socket dito. At nakita lang natin dito. Kaya ganoon na lang, namamatay. Dahil dun sa ano, sa fuse box, yung terminal, yung slot ng ano, nung fuse. Kung baka lumubog, eh, pag natagtag, naging okay. Pagka natagtag na naman, nawawala. At dito naman sa panel na ibalik naman natin, kaso hindi na lang natin maibalik yung ano, yung pindutan, hindi natin mailipat yung ano, mga oras, ganun. Kumbaga, nagkaroon ng ano, problema to, siguro sa ano, sa pagkakagawa. Kasi pag inispray mo ng hangin to, at yung ginagamit natin na panghangin, minsan may tubig na sumasama. Lalo kung hindi natin nagamitan ng blower, magkakaroon siya ng ano, ng short circuit yung panel. Kaya ito, okay na siya. Hindi na siya, ano, palyado ng wiring. At ayan, binabalik na ni Kabo to. Ah, si Manjantit. Hindi, si Manjantit ka na lang. Ayan, balik na natin yung flarings niya mga sir. Ayan, i-break na natin yung flarings niya. Ito yung kanyang voltage ng battery. 11.2, bumagsak. Ano, may ano, error code. Reset mo na agad? Walang error code. Walang error code. Sige. Start mo na. Tapos para makuha mo yung ano. Ganyan lang. Para makuha mo yung ano, yung engine speed. Huwag natin i-reset mga sir para mas maganda. Itaas mo. Imin ako, baba.
Yan, dapat ganyan yung ano, yung speed sensor niyan. 1.5 plus 200 dapat doon lang maglalaro, hindi bababa ng ano ng 1,400. Okay, tanggalin mo na yan. Tanggalin mo na vlog. At yan, dito kumukurap yung headlight, hindi tulad ng una na talagang kala mo nakakita ng chicks, kumikindat-kindat. Tapos balik na natin yung cover, at least na-reset na natin. Wala namang ano, wala namang error code, kumbaga yung panel niya namamatay. Dahil dun sa ano, sa fuse, lumubog na. Kaya pagka nagtatanggal kayo ng fuse at nagbabalik kayo, dapat siguraduhin nyo na ano, na saktong-sakto dun sa ano, sa kargahan niya para hindi ano, bumaba. Makakuwin na rin si sir. Galing pa ng ano, Bulacan. Okay, labas mo na. Pa, parang may water pump na yung susunod mo, sir, ha? Water pump na yung susunod mong ano. Eh, parang may sisiyo na kapag pinapatay mo yung ano, eh. Padali mo. Ayan, ha? Tapos patay mo. Pag, ha? Water pump yan. Anong dapat dyan? Kumbaga nagwa-warning na sa'yo. Kailangan mo lang bumili. Pagkabising mo na. Dahan-dahan ka, ingat ka. Tanga ka pa naman. Joke lang yun. Anong ganyanan? Pogi mo. Yan, okay na lang, professor.